na. Isang malakas na amen po para sa Panginoon. Amen! Amen. Maraming salamat po dahil committed po kayo na mag-attend sa ating prayer meeting para po sa preparation ng ating crusade. So yung tatalakayin po natin ngayon, yung pag-aaralan po natin ay yung title, Revive Us, O Lord. Bago muna yan, manalangin po tayo. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat po dahil araw-araw na experience po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa mga blessings, sa mga opportunities na binigay niyo po sa amin para mas malaman ka po namin at para mas makilala ka po namin, Panginoon. Inaanyahan pa rin po namin ang iyong presensya ngayong gabi. Nawa po ang banal na Espiritu yung kumilo sa aming puso na kami ay magbago po at magkaroon po ng revival sa aming buhay. Dahil nga po kami ay gagawin po namin ang iyong gawain dito po sa lugar na ito, lalo na po sa crusade. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming buhay ay makita ng mga tao si Jesus. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung topic po natin ngayon, Revive Us, O Lord. Now, sa time po natin ngayon, marami pong tao ang naglulungin sa Panginoon. Kasi madaming problema at saka marami ding mga books ngayon, mga libro na nagsasabi how to walk with God. So, meron pong longing after God. At tayo po ay tinatawag na magkaroon ng experience ng revival. Sinasabi nga dyan sa selected messages, sinasabi po dyan, a revival of true godliness among us is the, ano po, greatest and most urgent of all our needs. Kung kailangan natin kumain, kung kailangan natin na matulog o magkaroon ng bahay, mas great po yung need natin sa pagkakaroon ng ano po? Revival. At sinasabi dyan, to seek this should be our second work? First work. Ito pala yung first work natin, to seek revival. At para tayo ay maging effective na soul winner, na mag-akay ng kaluluwa, yung first work po natin ay magkaroon ng revival sa ating sarili. At I hope ito po yung longing natin. Kasi sa 5 keys to evangelism, yung unang step po talaga dyan ay revival. Pagkatapos, magkaroon ng equipping, training, pagkatapos mag-reach out sa lahat, sa mga tao, tapos mag-reaping, mag-crusade, tapos nurture, tapos revival. Pero yung first step po dyan ay revival. Now, what is revival and what will it take to experience it? Ano ba yung word na revival? Now, ang definition po ng revive is, ano po? Cause to regain consciousness. Now, meron ba tayong mga unconscious na members? So, kailangan po natin ng revival. Next, give new life or energy to. Meron ba tayong mga church members na parang nalupay-pay na yung pananampalataya? So, kailangan po natin, ng church natin, ng revival. Number 3, be brought back to life, consciousness, or strength. Pareho lang po. Number 4, restore from a depressed, inactive, or unused state. Meron ba tayong mga members na hindi na-active? So, kailangan natin ng revival yung church po natin. Number 5, pareho po, return to consciousness. So, ito po yung definition ng revival. But, what will it take to experience revival? Kasi yung revival po, hindi po siya ma-manufacture. Hindi tayo makaka-create ng revival. Okay, revival na tayo, revive na tayo. Hindi po ganyan. Kasi, kailangan natin i-seek or hanapin or hingin po yun sa Panginoon. Now, focus po tayo dyan sa give new life or energy po. In application with that, di ba po, meron tayong cellphone. Kapag yung cellphone po magpapakita ng ganyan na symbol, ano ibig sabihin yan? Uy, lobat! At ano yung gagawin natin kapag lobat ang ating mga gadgets? It's a charge, ipa-plug in. At there is only one way para ma-revive yung ating gadget is to plug in to a
power supply. At kagaya din natin, kapag naluloba tayo, we need to plug in. Sino yung source ng power natin? God, Jesus Christ. At to continue with this quote, there must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord. Not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Gusto natin magkaroon ng revival sa ating sarili, gusto natin na maging masigasig sa serbisyo ng Panginoon. Pero naghihingi tayo ng revival, pero hindi natin matanggap kasi nga hindi tayo handa na tanggapin ito. Hindi ibig sabihin na hindi willing ang Panginoon na ibigay sa atin yung revival or yung awakening, pero yun pala hindi tayo ready na tanggapin yung revival. Kasi sinasabi nga dyan, our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him than our earthly parents to give good gifts to their children. Kung yung mga parents willing man sila magbigay ng gift sa kanilang mga children, how much more our Heavenly Father willing po siya magbigay sa Holy Spirit. Pero kagaya na ng lesson natin kagabi na, hindi ibibigay yung Holy Spirit kung wala tayong plano na mag-work para sa Panginoon. So ano po yung gagawin natin para makareceive po tayo ng revival ng Holy Spirit? Ano pong gagawin natin? Ano pong preparation na gagawin? Kailangan tayong mag-plug in sa Panginoon at ito po yung work natin. But it is our work by ano po? Confession. Ano pa? Humiliation. Ito pala yung preparation para magkaroon tayo ng revival. Confession ng mga kasalanan, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing. A revival pala need be expected only in answer to prayer. So, ating malalaman dito na kailangan tayong mag-plug in to power sa pamamagitan ng prayer. Importante po yung prayer sa revival. Now, meron po tayong tinatawag na the key ingredients for revival. Ano ba yung mga ingredients, key ingredients for the revival? Sa recipe ng revival. No, ang key ingredient po ng revival is yung tinatawag natin na time. If you have time. Now, para po ma-full charge yung cellphone, 5 minutes lang nyo po ba i-charge yun? Hindi. Dapat, it will really take time para ma-full charge ang cellphone. At kagaya din natin, it will take time para ma-charge po tayo sa Panginoon. Para magkaroon po tayo ng revival and reformation. Kasi kung wala kang time, hindi ka rin ma-charge. Sabi dyan, time is the essential ingredient of any relationship. Totoo po ba ito? Yes, time. And having an experience with God will really take time. Do you have time for God? Praise the Lord. At dahil dyan, gusto ng devil, gusto ni Satan na i-steal or kunin or nakawin niya yung time para sa Panginoon. Kaya minsan, yung ginagawa niya na, sige, late kang matulog, mag-Facebook ka pa, late kang matulog para bukas, hindi ka na makakaaga ng gising at hindi ka na makakapag-pray kasi late ka na sa school at yun. Now, ano bang yung time dyan? Actually, ako name din po yan. Meron pong meaning yung time dyan. T is talking to God. Or in short, prayer. Now, in prayer, sinasabi po dyan, a revival need be expected only in answer to prayer. Pagdarasal. Kung gusto natin humingi ng revival, we need to ask for it in prayer. Humingi na ba kayo ng revival sa inyong sarili? At, sinasabi dito, Satan is enraged at the sound of fervent prayer, for he knows that he will suffer loss. By the time na mag-pray po tayo, magagalit po si Satan. Kasi alam niya na kapag mag-pray tayo, ma-plug in po tayo sa power ng Panginoon, siya talaga ay talo. At the sound of fervent prayer, yung taos-puso na pagdadasal, Satan's whole host trembles. Kaya bakit po tayo matatakot? At sinasabi dyan,
Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Now, take note po dyan yung word na neglect. Iba po yung reject, iba din po yung neglect. Yung reject, talagang hindi ka, for example, hindi ka naniniwala sa prayer. Pero yun pong neglect, yun pong kinakaligtaan natin. At sinasabi dyan na, Satan will knows that all whom he can lead to forget prayer and searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Minsan po ba ay nakakaligtaan na natin na mag-pray at saka mag-aral ng Bible? Kapag nakakaligtaan po natin, kapag nag-neglect po tayo dyan, ma-overcome po tayo ng kanyang mga atake. Therefore, he invents every possible device to engross the mind para hindi na tayo makapag-pray. That's why importante po yung prayer talking to God. Now, meron pong shortly po, ipapakita ko po dito yung mga 7 principles of fervent prayer. First is appointment for prayer. Dapat meron tayong appointment for prayer. Di ba po, sinasabi ng Bible na pray without ceasing. Pwede naman tayong mag-pray habang nagtatrabaho, naglalaba, nagtutoothbrush, yan, anong gagawin natin. Pero meron po talaga special time wherein kayo lang mag-isa, kagaya ni Daniel, na kayo lang mag-isa, mag-kneel down kayo, mag-pray po kayo sa Panginoon. At saka sinasabi dyan sa Steps to Christ na consecrate yourself to God in the morning and make this your very first? Ano ba yung first work natin pagka-umaga? Consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. In short, ito din po yung tinatawag na devotional life. Ano ba yung devotional life? Alam niyo po ba na a Seventh-day Adventist, kailangan po natin ang tinatawag na devotional life. Yung everyday po, bago tayo gumawa sa ating mga trabaho, sa ating mga gawain, kailangan tayo mag-set aside ng time sa pagising pa lang natin sa pag-pray at pag-study ng Bible. Kaya lang, siguro, hindi lahat ng Seventh-day Adventist na realize, pero yun po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi nga, yung relationship po natin kay Jesus Christ ay yun po yung magmamatter in the last days. Kasi sinasabi po, may nabasa po ako sa ating council na yun lang totoong nagmamahal kay Jesus Christ yung makaka-stand sa panahon ng persecution at great conflict. Agaya ni Peter, tinanong siya ni Jesus na, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter niya, yes Lord, mahal kita. Peter, mahal mo talaga ba ako? Yes Lord, mahal kita. Pero pagdating ng crisis sa buhay ni Peter, gindinay niya si Jesus Christ. Pero sabi niya na mahal niya si Jesus Christ. At kagaya natin, pwede natin sabihin na, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero pagdating ng crisis sa buhay natin, or trials and persecution, baka i-neglect natin si Jesus Christ. Kaya very important po na we should take time in the Lord in the morning to read, to study His Bible, and to pray. And that's what we call devotional life. Kahit nga po sa mga kabataan natin, importante po yan. Next, appointment for prayer. Next is a place for prayer. Dapat meron po kayong place for prayer. Si Daniel pupunta talaga siya doon sa parang spot niyan para mag-pray doon sa malapit sa kanyang bintana, sa window. So kayo, meron din po dapat kayong place for prayer. Doon ba sa bed niyo, doon ba sa CR, kung saan po kayo gusto makipag-usap sa Panginoon, dapat meron kayong place for prayer. Next is purpose for prayer. Now, sinasabi ko dyan, yung purpose po natin sa prayer, especially na ngayon na meron tayong crusade, begin to pray for souls. At assignment po na, ibibigay ko po sa inyo ito na assignment. Begin to pray for souls. Sabihin po natin sa ating prayers yung mga pangalan ng mga kaibigan natin, yung mga neighbors na plano natin i-invite sa ating crusade. At effective po yan, mga kapatid. Effective po yan. So begin to pray for souls. I-mention nyo po by name. Assignment po yan, ha? Next is number 4, there should be a pattern for prayer. May iba't ibang naman pattern for prayer, like acts. Alam po yung acts? Like adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Meron ding ibang, ABC of prayer, ask, believe, claim. So, marami pong pattern of prayer. Next is fulfill the provisions for prayer. Ano ba yung fulfill the provisions for prayer? For example, nagpe-pray ka na, Lord, tulungan niyo po ako na mag-give up ko yung pagyoyosi ko.
So dapat, pagkatapos mo mag-pray, dapat hindi ka na magyoyosi kasi i-fulfill mo yung provision mo sa prayer. Kung nag-pray ka na, Lord, tulungan mo ako na hindi na ako inom ng alak, dapat pagkatapos mo mag-pray, hindi mo itago yung alak mo, kundi itapon mo na. Yun po. Next is persevere. And next is perfect surrender in prayer. So yun na po yung shortcut. 7 principles of fervent prayer. Napunta po tayo sa bago muna yan, sinasabi po dito na true revival will not happen in the absence of fervent prayer. So para magkaroon po tayo ng revival, kailangan po talaga ng prayer. At yun po yung ginagawa natin dito, di ba, after ng ating message. And it takes time to pray. Hindi pwede na, 1 minute or it takes time to pray. Next is, letter I, that is inquiring of God. Inquiring of God. At para malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, saan po tayo pupunta? Sa pag-aaral ng Biblia or biblical fortification. Now, meron pong sinasabi dito sa The Great Controversy. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the great conflict. Ano bang ibig sabihin niyan? Yun lang po yung mga tao na pinatibay nila yung kanilang isipan sa pamamagitan ng mga Bible verses, sa pag-aaral ng Biblia, sila lang po yung makaka-stand through the last great conflict. Kaya importante po din yung personal Bible study. Hindi po na okay po mag-attend ng group Bible study sa church, pero iba po talaga yung effect kapag meron po tayong personal na Bible study. So sabi dyan, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation they should make. Ano ba yung preparation para handa tayo sa mga conflict na darating sa ating buhay, especially the persecution, ano pang mangyayari in the future? Ano po? Ano pang preparation? By diligently studying the Word of God. Hindi lang reading, studying po talaga. And striving to conform their lives, it's present, God calls for revival and reformation. So, importante po yung pag-study ng Word ng Panginoon. Personal po na Bible study natin. Hindi po pwede na ang Bible study, ako pastor, ganun. Importante po yung personal Bible study. Pero, paano ba mag-study ng Bible? Parang, di ko alam kung paano ba kaya mag-study ng Bible. Now, meron pong 5 keys how to have Bible study. First is pray. That is very simple. Yung reference po natin dyan ay Psalms 119. At sinasabi dyan sa Steps to Christ, page 91 na, never should the Bible be studied without prayer. Kung plano natin na, okay, mag-study ako ng Bible, we should start it with a prayer. Before opening its pages, sa pagbuklat pa lang natin ng kanyang mga pahina, we should ask for enlightenment of the Holy Spirit and it will be given. Bakit po ba? Kasi, but without the guidance of the Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit po yung magtuturo sa atin ng katotohanan dyan sa Biblia. Kapag wala yung Holy Spirit, we shall be continually liable to wrest the scriptures or to misinterpret them. Kaya nga, maraming relihiyon ngayon kasi merong misinterpretation sa Biblia. There is much reading of the Bible that is without profit and many cases a positive injury. At sinasabi dyan, when the Word of God is open, na hindi tayo nagpipray, when the thoughts and affections are not fixed upon God, kapag hindi tayo na ready na magbasa o mag-aral ng Biblia, the mind is clouded with doubts and the very study of the Bible, skepticism strengthens. Ibig sabihin na pwede ka palang magbasa ng Biblia at sa pagbabasa mo ng Biblia, yung effect niyan, mas hindi ka pala naniniwala sa Panginoon. Kasi, hindi tayo na pre-pray bago mag-aral ng Biblia. And dahil dyan, the enemy takes control of the thoughts kasi alam niya din yung Biblia eh. Master siya sa Biblia. And he suggests interpretations that are not correct. Kaya importante po na magbasa tayo or mag-pray po tayo kapag mag-aral tayo ng Biblia. Kasi ayaw natin na si Satan yung maging teacher natin. Gusto natin niya yung Holy Spirit po yung mag-teach po sa atin. Ikalawa, ponder.
Sa pag-aaral ng Biblia, kailangan po, may tinatawag po natin tayo na ponder or pagbulay-bulay ba yun sa Tagalog? Yes, ponder or pagbulay-bulay. You should think about it deeply. Naalam niyo po ba kapag, for example, mag-aaral kayo na John 3:16, yung verse na yan, kapag inyo yung ibulay-bulay or iponder, marami po kayong makukuha na lesson yan. Kailangan po, we should study it deeply. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God.